Jager, Gidel. Gidel kemah. Ang siya, kumuntik ng mamuk mo. Ay hirap ng buhay. Maligo na mo. Ano sabi nila mga tupin? Pag nagkataob yan, ano? Nagpa-practice. Oh, sir. Ganyan dapat, oh, ganyan. Paano yung ang ano isda? Paano ano? Paano lumangoy? Yung isda. Isda? Oh. Diyan no. Initik. Ang initik. Ang initik. Para itik. Lumangoy. Initik yan. Ano ba? Yo, ano? Iniro. Aso. Oo. Ano ba? Yung ano? Kinambing. Hindi marunong lumangoy yan eh. Ayong ano na lang yung tawag nito yung kabayo kalabaw kabayo hindi rin yata marunong lumangoy marunong Windows yung mga katsuper, hulaan nyo ito ah yung mga katsuper ito mga katsuper palas yan mga katsuper palasyo yan ah tapos may daanan dito sa gitna may nakadaanan yan tapos bawat gilid dito sa gilid mga sundalo yan sa kaliwa sundalo din yung ari mga katsuper yan yung ari oh. Ngayon yung
siyang hari, mga kasuper. Meron siyang prinsesa, mga kasuper. Ito, prinsesa to ha. Ito, hari ha. May anak siyang prinsesa. Ngayon, matanda ng hari, gusto niya na yung anak niya ni prinsesa magkaroon ng asawa para halili ng kanyang ama na hari. Ang mangyari, kasi matanda na to, pag namatay to, yung magiging asawa niya ang papalit sa kanya bilang hari. Ngayon, sabi ng hari, mga kasuper, kung sino yung makatawid mula dito, kahit sino, kahit maordinaryong tao man o may dugong bugaw man, pwede pa rin na magiging asawa ang anak niya basta makatawid lang siya dito. Ito ha, palaisipan to. Ito dito, mga sundalo na puro kalbo, mga kasuper. Yung walang buhok pa, yun yung kalbo, walang buhok. Ito naman, may buhok. Nang puro mga sundalo, pero puro may buhok. Dito naman, puro mga sundalo dito sa kanan, pero puro kalbo, walang buhok. Oy, palala lang ha. Sabi nila, pag ikaw daw mag-asawa, okay, maghanap ka ng forever, ito ha, paalala sa mga babae dyan, na kung maghanap kayo ng forever, dapat hindi kalbo. Kasi yung buhok nga lumalayas, baka ikaw lalayas ka rin balang araw. Tsaka sa oras ng kasarapan, wala kang makakapitan, kaya dapat may buhok. Oh, ito ha, ito, tapusin ko na. Ito, mga katsuper, ito si Juan, mga katsuper. Paano nakatawid si Juan, mga katsuper? Dito. Kasi pag ang tao, kasi kung sino yung tao, mga katsuper, ganito kasi yan. Kung sino yung tatawid dito na may buho, na walang buho, halimbawa, ito, kahit sinong tao, basta tatawid siya dun sa hari, pag wala siyang buhok, papatayin siya ng mga sundalo dito na mga walang buhok. Pag tatawid naman siya dito na may buhok, papatayin naman siya ng mga sundalo na may buhok. Pero bakit si Juan walang pinag-aralan? Kinder lang ang inabot, Section 11. Bakit nakatawid siya? Nagiging asawa niya yan. Paano siya nakatawid? Wala, isipan niyan, mga kachuper. Kung gusto niyong malaman, mga kachuper, i-comment niyo dyan sa baba. Sasagutin ko kung paano siya nakatawid. Nakatawid si Juan. Patungo dyan, hindi siya pinatay. Hindi siya pinatay ng walang buhok. Hindi rin siya pinatay ng mga sundalong may buhok. Nakatawid siya doon. Ang pagtawid niya, hindi siya pinatay. Ibig sabihin, may ginawa siya. Anong ginawa niya sa ulo niya, mga kasuper? Ipag dumaan siya na may buhok, papatayin siya ng mga sundalong may buhok.